Iglesia na lang, itay ko. Ngayon na, ang kingdom of God, ito na, at experience na ito na dinadanas natin ngayon, nakakaiba sa experience ng mundo. Romans 14:17, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. So, kingdom of God ay itong experience na ginagawa natin ngayon dito. Ito daw ang kingdom of God. Ang praising, ang prayer, ang holy life. Diba? Ang godly life. Ang faith. Diba? Lahat ng manifestation dito sa church, siya ang kingdom of God. Kaya pala hindi ka mapabilang doon dahil meron kang alaga sa Galatia 5.19. Pero kung wala na yan, magkakatotoo na ikay mag-uborn na kita. Kasi nga, hindi ka papasok talaga sa kingdom of God. Kingdom of God ay new birth experience kung talaga may ayaw ka nang ikiba. Let's say, pinakasimple ka lang sabihin mo, hindi naman ako mga malunin, hindi naman ako mamamatay tao. Pero kapag nagbibigay lang, hindi ko sa ganyan. Libangan ko lagi may tao. May ka-dakdakan eh. Dakdakero kasi ako eh. In nature ko eh, by nature eh. Ikaw pa naghihilihan, mahilig ka sa mga iba ganyan nature, eh wala. Sa kingdom of heaven, kawala ka. Wala ka, hindi ka makakapasok. Diba, nakatagtag ka dyan. Kaya igigigot mo lahat yan, puts na yan ang Galatia 5:19. Pagtatangin, diba? Hindi ka mamamatay pa, hindi ka magnanakaw, hindi ka magpapiyatid, pero mapagtangin ka. Pag nagtangin ka, eh talagang, diba? Hanggang matapos man ang panahon ng ako, ay hindi talaga ako susuko. Paano ka magbubunan? Paano ka makakarating sa kingdom of heaven? Mapagtangin ka. Sabi ng Panginoon, bago ka tatawa, pinagpatawad ka muna. Ganoon ito ng Panginoon, diba? See? So yung truth na yan ang ginatawag na flesh, dapat kawala. Hanggang carnal ka, hindi ka papasok dito sa kingdom of God. Andiyan ang presensya mo. Mahal ka. Ay, brother. Pero yung ginatawag natin, kingdom of God ay mystical bond. Yun ay isang divine experience. Diba? Divine communion between God at man na kayo ay merong fellowship doon in the Spirit, sa presence ng Diyos, nararamdaman mo. Diba? Ang presensya ng Diyos, ang kilos ng Diyos, ang move ng Diyos, bibigyan kayo ng discernment, bibigyan kayo ng pakiramdam na maramdaman mo ang Diyos, ang kalooban ng Diyos. Ito is ng normal na tao, walang nararamdaman. Diba? Pag hindi ka spiritual na tao, wala kang nararaman at wala kang nararaman. Diba? O yan, yan. Yan paharap natin. Alam mo ba? Na yan, may karga. Hindi ko alam eh. May karga yan. O, tignan mo. Ito ang karga yan. So, ibang kadama nandiyo sa iyo kahit hindi ka pastong. Diba? O yan. Bakla yan. Hindi, lalaki. Hindi, bakla yan. Tignan mo. O, kita mo, hinawakan ka. O, hindi bakla. Makatingin sa iyo lahat ng espiritu. Yan, swindler yan. Hindi, mabait yan, pastor. Alin yan, bugado yan eh. Bugado daw yan eh. Hindi, swindler. Mag-ilag kayo dyan, ha? Hindi, doktor yan. Doktor ang pakilala, pastor eh. O, disyente naman, nalilis. Hindi ka kaputi. Mag-ilag kayo dyan. O, kaya kasi ka ng papautang, baka din na mawala yan. Bibigay na niya sa inyo ang business. Can you say amen? Bibigyan ka na Diyos na mabasa ang mga espiritu ng mali at espiritu ng tama. So ngayon, kung doon na kayo ka na, hahanapin na ng espiritu mo ang may parehas mong espiritu. Magkakaroon ka ng contentment doon. Magkakaroon ka ng kagalakan doon na lagi mong kasama ang may ganong espiritu sa pagdating ng nature. Ako, ano mga kapatid? Kaya wala na, katabangan ka na sa mga gumangira, katabangan ka na sa kalahaway, katabangan ka na sa mga tinatawag na division, katabangan ka na sa mga ganun klase ng kalalo, mapag na para. Tatayin ka na ng Diyos at tunay na separation.
tunay na presensya ng ating Panginoon. Tunay na kinalagda. Kaya sa ating Panginoon, kung nakikigala ka pa sa kalibunan ng mga manuulid siya, gusto mo kumpanyo, yung taong inaatake lagi, born again, there's something wrong sa iyong spirit. Paano ka tatagal doon? Hindi na bakbaka mo, ang human ng kalipa. Hiniwalay ka rin. How can you walk together except they admit? Paano magsasama si Belial at saka, di ba, ang Panginoon, hindi magsasama, kailangan mag-iilagay sila. Ganun din po sa Benzari ng kapatid. Hallelujah. You are born again. You say you are born of the Spirit and deny one word of that Bible, it shows you are not. You try to place it back on something else that shows it wasn't the Holy Spirit, because he will deny, never deny his own word. Well, our church is just that. There it shows you're not. You're not. You're born of the church, not of God. This is God, this word. Here it is, okay. Yan po ang definition of our faith now, born again. Any birth is a mess. I don't care if it's in the pig pen, or it's in the pink decorated hospital room, any mess. Any mess. Birth is a mess. And so it's the new birth. It's a mess. It will make you do things you did not think you'd do. But out of that death and corruption comes forth life. Kaya sa ating mensahe ngayon, sa ngayon umaga, mga kapatid, kapag hindi mo ngayon nag-ibat sa sarili mo, na dapat kang mamatay sa lahat ng habit at attitude na yun ang maaliwin sa iyo. Hindi ka mabubuhon na rin maging sa panahon dahil niya. You got to accept na ikaw ay sinner. You got to accept na ikaw ay sinful. You got to accept na ikaw ay tapos. Na ikaw ay tulang. Na ikaw ay tinatawag na makasalan. Pag na-convict ang old soul na talagang siya'y sinful. Siya po, mga kapatid, ay siya'y separate. Right? At ang requirements na niya ay death. Kaya pag nanahitik ka na niya, nahitik, walang tibo. Mas mabuti pang itaas mo namin yung kamay, Lord, have mercy on us. Pag pray ka, sabihin mo, Lord, tulungan mo ko, help me. Na maunawaan ko, ma-experience ko ang tunay na new birth. Hindi po sapat na paatin-atin lang ako dito, pagalo-dalo na nakilala na katagal na rin dito sa simbahan, hindi sapat, kailangan mapunan din ka. Mamatay ka sa lahat ng habit sa taon. You got your understanding of the new birth. Bakit na-involve natin buwan? Kasi ang birth ay life. Right. Diba? Ang birth ay life. Kaya, good works will follow. Amen? Kaya, yun po mga kapatid, ang aming nakikita, mga kapatid, na without holiness, no man can see the Lord. The Lord said, be ye holy, for I am holy. So, paano holy God mag-dwell sa tinatawag na unholy? Diba? Ayan, geographic. Ang kalapate na nadapo sa leon, sa likod ng leon, o hayina, patay siya rin. Ang kusundapuan ng kalapate o taga, kalapaw. Diba, mabalik. Baka, nandiyan na nasunan. Ay, tumihan niya, ipukutan niya yun. Okay lang, mga kapatid, sa pinatawag na hayop.